What's up? I'm Xavier. Para naman sa food trip natin today, mag-merienda buffet tayo, guys. Mga kakanin siya, mga Pinoy food favorites, mga the usual kinakain natin tuwing snack. Kakain tayo ngayon sa Golden Brown. Isa to sa mga sikat na kainan talaga dati pa. So, binalik nila ulit yung kanilang merienda buffet. Ngayon is 249 na siya. Dati, nabasa ko, mura pa lang siya, 99 na. Pero syempre, time has passed. 2 PM na ngayon and medyo gutom na. So tara, punta na tayo doon. Yes, nandito na tayo sa Golden Brown. Buti na lang malamig dito sa loob kasi nakapakainit talaga sa labas. I guess nakasarap na yung buffet table nila. Bago natin i-check yun, if you guys are new to my channel or haven't subscribed to my channel yet, please do. You're doing me a big favor by doing so. And also hit that notification bell so that you will be always notified from all of my channel's activity. Yung kuha tayo ng classic combo, oros caldo or goto at Tokwa't Baboy. Yun no, may mga laman-laman po. Chicken na ata ito. Tokwa't Baboy. Ngayon naman ang classic combo na puto at dinuguan. Kuhanin na natin lahat ito para mag-refill sila. Yun, so andito na ating first round of food, guys. So umuha tayo dito ng classic goto or aros caldo at saka Tokwa't Baboy. Meron din tayong isa pang classic din, yung puto at dinuguan. Meron tayo dito ang palitao, lumpia Shanghai at saka saba cake. Unahin na natin ako ng aros caldo at saka Tokwa't Baboy. Tignan muna natin ito, wala muna ang alamansi. Just this one, it sounds really flavorful na eh. Lasang-lasang yung chicken meat, taros caldo at saka sabaw pa lang niya. Alam mo yung chicken broth yung gamit nila dito. Ang sarap ng chicken yung flavor niya. Kagat tayo ng chicken meat. Yeah. Andun yung gingery aftertaste niya. Classic na classic taros caldo talaga. Ngayon naman tayo natin ang ayon Tokwa't Baboy. Oh. Basta't masarap ang sauce ng Tokwa't Baboy mo. Sarap na yan overall for sure. Lalong-lalo na to. Addicted yung sourness and sweetness nito. Tamang-tama yung atake niya eh. Na nagko-complement talaga sa Tokwa't tsaka sa Baboy. May sipa rin siya ng spiciness. Kaya mapaparami ka nito. Ayan o. And kung makikita nyo guys, yung gamit ng pork meat. Yung parte na mukha ng baboy, tenga, yung gamit sa sisig. Kaya masarap. Tara, gawin na natin itong aros caldo at Tokwa't Baboy combo. Ang sarap talaga. Talaga isa sa mga classic favorites ito eh. Ang sarap ng aros caldo. Ang sarap ng Tokwa't Baboy. Talagang kaboom yung combo. Ubos, pati pantubos. Next natin ang puto't dinuguan. Classic combo din to. Try muna natin ang kanilang dinuguan, guys. Andun yung vinegary flavor niya. Para pamatay sa gamey flavor ng innards at saka yung dugo. And sobrang lambot ng mga laman loob na dinuguan na to. Tama na itong puto para makompleto na yung puto at dinuguan combo. Have a bite. Yung laso ng puto, subtle lang eh. Talagang kailangan mo yung dinuguan para i-level up yung flavor niya. Maganda dito sa puto nila, it's really bouncy, so soft, pillow-like. Tapos yung cheese naman sa aftertaste mo na siya malalasahan eh. It's really awesome. Let's pa tayo. One bite na nga. Kahit itong puto at dinuguan lang o kaya yung Tokwa't Baboy sa aros caldo kanina, mabubusog ka na eh. Sobrang panalo na.
Sulit na. Dalawang combo pa lang yun. Try natin itong kanilang lumpiang Shanghai. One bite na naman. Okay na okay din yung sweet and sour sauce nito. Yung lumpia wrap naman is perfectly flaky. Kaya ma-enjoy mo talaga yung crunch every time you take a bite. Yung feeling naman sa loob is porky, ang din yung herby flavor. Then meron din yung peppery aftertaste. Gusto ko rin to. Try natin yung palitaw nila. Nothing fancy. Talagang palitaw lang siya. I think ang kinagadalan dito is makapal at laki ng kanilang palitaw. Pagkagad ito talagang kinakain mo. Alam mong snack time na sa hapon. Kakanin, Pinoy food favorites. Ngayon naman kanilang cassava cake. Okay din siya. Hindi siya ganun ka-explosive, hindi siya ganun ka-sweet. Ako mahilig ako sa cassava cake eh, pagdating sa mga snacks. Ito talagang classic cassava cake lang siya. Hindi siya ganun pina-enhance, hindi siya ganun katamis. Just pure cassava awesomeness. That round one is so fulfilling. Tara, round 2. Nabitin pa ako sa aros kaldo at saka Tokwa't Baboy. And lagyan na natin ang alamansito. Lagyan na natin dito sa aros kaldo natin yung Tokwa't Baboy. Para dito na lang tayo kakain. Overloaded na ating aros kaldo. Kahit anong pagkain siguro, napapasarap talaga ng alamansino. Lalo sa sumarap yung alamansino. Talagang mabubusog ka dito. Kasi mabibigas at saan yung mga pagkain. Hindi siya yung tipong pambanatan eh. Pag binanata mo ito, mabubundat ka talaga. Sarap talaga yung Tokwa't Baboy nila sa aros kaldo. So yung only merienda nila dito guys, it's 2 p.m. to 5 p.m. Eh mas maganda kung nandito na kayo by 2 p.m. para mas sulit nyo yung time. Madali ng lugar eh. Laki na improvement compared dati. Pwede kang tumambay dito kasama mga friends, barkada. Ayan siya. Tara, tikman ulit ang kanilang puto at dinuguan. Isa sa nagpapasarap dito, yung puto rin talaga nila. Sarap yung texture. Talagang ginawa siya para bumagay sa kanilang dinuguan. Di akong papahiya sa kanilang puto at dinuguan dito. Sobrang sarap talaga. Before we continue with this video, just want to give a huge shout out and give back my support to Ate Mochi Mochi. So she's my friend and she's our cookie member. She's based in Japan and she does amazing photography on her vlog. Sewing beautiful pictures of flowers in Japan in amazing tourist spots as well. So please check out Ate Mochi's YouTube channel as well. Now let's get back to this food trip. Lumpiang Shanghai. Kahit itong lumpiang Shanghai nila, hindi rin patalo eh. Ang sarap ng tipa ng porkiness, tsaka yung mga gulay niya sa loob. Ito yung mga tipo ng lumpiang Shanghai na tinatarget kagad kapag birthday party eh. Meron doon pala tayo itong fries. Ayan siya. Kaya na natin ito. Pati yung part ng fries na is classic eh. Ketchup tsaka mayo. Ang sarap. Yung fries sila, mahalata mo kanina pa ito ng fries. Hindi siya ganyan ka crispy, medyo soggy na. Pero ganun naman talaga kapag buffet eh. Alam mong abangan yung bagong serve na food. Grabe, nakakabusog to. Grabe, sobrang busog na busog ako ngayon guys dahil sa dami ng kainain ko doon sa Golden Brown. Talaga mabigat sa tiyan yung kanilang mga pagkain doon kasi mga kanin, mostly carbs siya. Pero I would say talagang sulit and ang sarap na kanilang mga pagkain. Lalong-lalo ng kanilang aros kaldo, Tokwa't Baboy, yung puto at dinuguan. Yung dalawang yun ang the best combo talaga. Classic combo siya na talaga masasatisfy sa tiyan mo, sa panlasa mo rin. For the price of 249, sulit na siya makakain mo na lahat ng pagkain na kinain ko kanina. Golden Brown is located dito sa Duterte St. Nasa harap lang siya ng Papa G o yung ATU Plaza. So if you have any suggestions for my next food destination, just drop it down in the comments below. I would definitely read all of it and make sure to visit all those places. So I hope you enjoyed this video. And this is Mian's Dave. I'll see you in the next one. Bagong food wala.
Kumain tapon yung sauce, tapos magkuha ako ng Tokwa't Baboy. Sarap ng puto Dinuguan, babe. Wanna try? Oh, sige, maputo na lang.